Hello again, Aquarius. Welcome back. So, alamin natin anong meron for the second week of June para sa inyo. Thank you so much sa lahat ng ating subscribers na reach na natin yung 19K dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa mga laging bumabalik-balik, no? Sumusubaybay, sumusuporta. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please don't forget to subscribe and pakitap na rin po yung bell icon para updated kayo tuwing meron tayong bagong readings. Kung gusto nyo naman ng private reading, paki-like and follow Purple Teen Facebook page. Doon po kayo mag-PM kung gusto nyo mag-book or mag-inquire. Hanapin nyo lang yung link at details dito sa description ng ating video. So again, This is a collective reading, guys. So, yun. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Kunin nyo lang anong tumutugma para sa inyo. Kung may cross-watchers, hello, welcome din po kayo. So, ang lucky numbers mo, Aquarius, no? 58, 5, 41, 57, 37, and 49. Kunin na natin yung overall energy mo, Aquarius, para itong second week of June. Abundance. Wow! So, magiging abundant. No? Mga bagay-bagay para sa iyo, Aquarius. So, yan. I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. So, yan. The more na nagmamanifest ka ng abundance, the more na nare-receive mo yung abundance. So, yan. Mukhang ngayong second week of June, Aquarius, sa kaka-manifest mo, iaanihin mo na yung mga abundance na yan. So, yan. Saluhin lahat ng abundance habang may abundance, diba? And continue to manifest abundance para continuous din yung abundance. So, paano maka-attract ng abundance? Siyempre, positivity. No? Ano yung... What you think is what you attract. What you manifest is what you get. No, yun yung makukuha ninyo. So, a positive mind attracts positivity. Pero syempre, samahan ninyo ng action, efforts, guys. Hindi sapat namin na manifest mo na yun. I-imagine mo, no? Kala mo magma-magic mag-isa yan, di ba? Hindi rin. So, fusion. Pagsamahin ninyo, manifesting, tsaka yung work. Pathway. So, mukhang malapit ka na dito sa pathway mo. Yun yung unang pumasok sa isip ko. Aquarius, kung ano man itong journey mo. It seems na malapit mo nang makumpleto. Malapit nang matapos itong pinagdaraanan mo. Ano mang proseso yan, no? Ano man itong goal na ito, mukhang malapit ka na sa finish line. Malapit ka na dun sa maliwanag na part. So, ayan. Konting kembot na lang. At nandyan ka na. Mararating mo na yan. So, manifest pa, gawa-gawa, no? Para ma-reach na yung outcome. Mature man and mature woman, wow! So, merong dalawang elderly or someone older than you, male and female dito, very strong energy. Sa tingin ko, sila yung malaking factor para ma-achieve mo itong success mo or itong goal mo or kung sino man itong dalawang persons na ito, sila yung maaaring tutulong sa iyo dito. No, hindi ko alam, pero mukhang merong tutulong sa iyo this second week of June. And kung sino man yung mga matured persons na yan, no, yung sinabi ko sa iyo, pwedeng literal na mas may edad sila sa iyo. Pwedeng kadugo, pwedeng hindi, no? So, sila yung magbibigay ng pwedeng advice or tulong, financial man yan or ano, basta sila yung makakatulong sa iyo dito. Pagdating sa relationship, love life mo, Aquarius, no, you have separation. Time apart from your partner. So, pwedeng magiging magkalayo muna kayo for a while. Yun yung nakikita ko. No? Pwedeng medyo matagal. Pwedeng maiksi lang. No? Basta may nakita kong separation dito. Baka naman yung iba sa inyo, no? Separation for good. Baka talaga maglalayo na kayo permanently. Pero yung iba dito nakikita ko parang short period lang. Pwedeng cool off. Time out, no? Parang break lang. Ganun. Break time, no? So, ayan, yung iba sa inyo dito, you will meet someone new. Baka iba sa inyo dito, nasa dating stage kayo or inaaya kayo, baka may makipag-date sa inyo, no? Or kayo yan na gusto nyong makipag-date, mag-aya ng date. Basta merong ditong
iba na nakikipag-date na uli kayo. So kung galing kayo sa period ng pahinga sa relationship, baka yung iba sa inyo dito ngayong second week is parang nagsisimula na uli kayong lumabas-labas, no? Makipagkilala sa iba, no? Pwedeng may ma-meet kayo diyan, pwedeng may dating. Okay? So ayun, yung iba sa inyo nasa exploration ngayon, kayo ay ina-explore nyo yung mga possibilities para may baka may makilala kayo, may mga makaka-date kayo, going out, meeting someone. Wow, victory Aquarius, 'di ba sabi ko sa iyo, konting kembot na lang diyan sa pathway mo, so magiging victorious ka ngayong second week of June, I assure you. So kung ano man bagay ito, no? You will receive recognition, no? Praise, no? Pupurihin ka, hahangaan ka diyan, pwedeng iba bibilib sa iyo. Pwedeng yung iba tataas ang kilay sa iyo, pero 'di ba? Ang importante doon is naging victorious ka, successful ka, yun yun. Yaman na yung mga tumataas kilay dyan. Syempre, hindi naman lahat natutuwa, pumapalakpak sa ating success yung iba dyan, palihim na, no? Alam nyo na, no? So, meron din ditong conflict. Saan mo talaga, no? Na hindi lahat ng tao mag-agree sa'yo. Saan mo na may mga e-epal dyan, kukontra sa'yo. So yan, pwede may mga sagabal dito, hassle, baka maka-encounter ka ng ganun, o competition, no? Baka meron ditong nakikipagsabayan sa'yo, tinatapatan ka, or kumbaga yung kumbaga sa karera yan, marami kang kakumpetensya, marami kang kalaban, no? Cardofant, no? Sa tingin ko, kakailangan mo nga ng advice, sa tingin ko itong dalawa to. Magbibigay sa iyo ng important advice. Unsolicited man yan, hindi, hiningi mo man hindi. So baka itong dalawang person na to yung karapat-dapat or possible na sila yung magbibigay sa iyo ng useful advice or tulong, no, tungkol sa isang situation. So it's best na, no, sundin mo na lang siguro yung proseso. Aquarius, no, huwag ka muna magrebelde. Sumunod ka muna sa policy. Sundan mo muna yung rules, yung tradition, kung ano yung dapat gawin. By the book ka muna ngayon. No? This is a card of conformity. No? Ibig sabihin, kailangan mo mag-conform dito. You will be stable pagdating sa financial. Yun nakita ko. Yung iba sa inyo dito magiging bastante sa pera, secured, no? Yung iba sa inyo dito, you will cling with what you have, no? Baka yung iba sapat lang talaga yung pera ninyo and iniipit-ipit ninyo yun, no? Para sa second week of June. Yung iba, you will have a celebration. Hindi ko alam if this is a promotion, kasal, binyag, or anything. Kahit walang occasion, guys, pero pwedeng meron, no? Pwede naman na magse-celebrate lang kayo, mga kaibigan mo or your family. So yan, may celebration dito. Mukhang meron kang dapat ipag-celebrate, kung ano man yan. Tignan na natin closing message mo, Aquarius. Get more information daw, Aquarius. So kailangan mo muna mangalap ng mga impormasyon, data, no? Research, no? So, yan. Hindi pa sapat kung ano yung may hawak mong ebidensya or information. So, kailangan, kulang pa yan. Kailangan mo pa mag-research, okay? So, yan yung mga nakuha ko messages para sa iyo ngayong second week of June. Aquarius, thank you so much for being here. Don't forget to comment, like, and share. Don't forget to subscribe and tap the bell icon. Take care, Aquarius. Kita-kits sa ating next na mga readings.